At tayo po isama-sama pong tumayo upang tayo po ay magbigigalang sa salita ng Diyos. Dadani po natin pong beloved preacher, beloved brother Joey Mancera. Purihin na pangalan natin dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Sunny Fernandez. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po kami, lubos na nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Hallelujah. Sa pangunang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wilde Strada Almeda, yung end-time prophet, narito po kami buong puso nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samod panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus at sama-sama naming sinasaway ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Una tigit sa lahat po, aking pinabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, paglalhati at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Strada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeda family, magandang-magandang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa ating mga bisita dito po, isang mapagpalang hapon. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, sa amang panig ng mundo, pinagpala po tayong lahat. Maging dyan po, sa dako ng Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, sa ating beloved Minister Podge, beloved Tine, and the whole family, mga minamahal ko. At sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Sa panahon po natin ngayon ay talagang naranasan po ang mga sunod-sunod na bagyo, earthquake, andyan pa yung mga trahedyang nagaganap, mga minamahal ko, ngunit tandaan po natin yan, hindi tayo kasama sa mapapahamak. Narinig natin ang buhay na patotoo, alam po natin na talagang nasa state of calamity nga ang dako po ng Cavite, Laguna, talaga pong mataas po talaga ang baha. Ngunit tayo po, mas mataas ang ating pananampalataya. Sabi nga, God is my strength and power. Ang Diyos ay aking matibay na katibayan. Amen. Atin pong basahin from the book of 2 Samuel, chapter 22, verse 33. 2 Samuel, chapter 22, verse 33. God is my strength and power, and He maketh my way perfect. Ikalawang Samuel, kapitulo 22, versikulo 33. Ang Diyos ay aking matibay na katibayan, at pinapatubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Sa mga nanonood, webcast viewers, mga baguhan, welcome to the royal family of God. This is the true church of our loving God. Na sinasabi po, Peter, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Yan po ang katibayan na tayo po ay nasa buong-buong katotohanan. Na sa panalangin ng ating dearly beloved pastor, saan man sulok ng daigdig, nakakarating ang panalangin at tayo'y pag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Kaya isisigaw natin, iahayag natin, ang Diyos ay aking matibay na katibayan. At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Pag matuwid ka sa harapan ng ating dakilang Diyos,
Mga minamahal ko, ikaw ay banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi magtatagumpay ang kaaway. Siya po ay talunan, tayo naman ay nagtatagumpay. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya, iba't ibang mga himala, mga minamahal ko, yung mga imposible, posible sa Diyos. Ating malakapatid, nabanggit niya kanina ang kanyang baby. Andiyan, oh. Mga minamahal ko, kinagat ng aso. Mga minamahal ko, ngunit hindi siya pumunta doon upang magpa-injection. Ang pinuntahan niya dito sa banal na gawain upang magpuri sa Diyos. Nandiyan ang kanyang mahal na anak, kasama nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ko. Ganoon ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ang bawat isa sa atin, inaamin po natin na minsan may mga kahinaan tayo, physically, spiritually, mga minamahal ko. Ngunit, ang kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa atin, mga minamahal ko, totoo po, tayo'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of 2 Corinthians, chapter 12, verse 9, atin pong basahin. The second book of the Corinthians, chapter 12, verse 9. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Dito po sa ikalawang taga-Korinto, kapitulo 12, ang talata ay 9. At siya ay nagsabi sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. For the kingdom of God is not in word but in power, mga minamahal ko. Kaya minsan physically nandyan kahinaan natin. Yung iba mga kapatiran talagang halos hindi makaya pag dumating ang physical na karamdaman. Ngunit, nagpupumilit na dumalo sa banal na gawain, mga minamahal ko, upang mapurihan ang ating dakilang Diyos. Hindi nila iniinda maging mga baha, mga minamahal ko. Ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, titigil na ang lahat. Lahat na ng kalimidad ay nariyan, na magiging hadlang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ngunit ang banal na gawain, mananatili ang mga anak ng Diyos na magpupuri upang maluwalhati ang Diyos na makapangyarihan. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi po nagdi-declare dito, maging sa school, maging sa trabaho, sa gobyerno, dinideclare nila, no work today. Hindi po nagdi-declare dito ng no worship. Ano man ang kaganapan, continue na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat dahil nga sa sitwasyon, konti ang makadalo. Pero marami namang anghel ang pinapadala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nako-comfort ang ating mga kapatiran, lalo silang lumalakas sa kabila ng kapighatian. Ang Diyos ang ating kanlungan. Lahat magsabing praise the Lord. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapat na po ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkos akong magmapapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Lahat magsabing praise the Lord. Sa kabila ng kahinaan mo, ngunit nandyan, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu ay sumasayo. Nararamdaman mo, this is power. After na, the power of praise, the power of prayer, bubuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, makakalimutan mo ang lahat eh. Ang alam mo, nandikupto po ka lang sa mundong ito, nasa panambahan ka, para ka bang nasa langit na. Lahat magsabing, praise the Lord! Hindi ka matatakot sa mga bagay na dumarating bagkos yung takot mo sa ating mahal na Panginoon. Malulungkot ka nga pagka yung
May nagawa kang pagkukulang, pagkakamali sa ating mahal na Panginoon. Kaya dito, ibinubuhos naman ng Diyos. Pag ikaw ay nagsumamo, lumuhod ka sa ating mahal na Panginoon. Umiyak ka nang di kawasa sa ating mahal na Panginoon. Karakat daka, mararamdaman mo ang kanyang banal na presensya. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito ang kapangyarihan, ang sabi ng banal na kasulatan. Kapag ka dumating, when the Holy Ghost will come upon you, you shall receive power. Na yung power ito, ito ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Ito ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. Kaya ka nga nagpapatotoo na ang Diyos natin ay totoong makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal ko, there is no power na magtatagumpay laban sa kapangyarihan ng Diyos. Bagkos, ikaw na anak ng Diyos, ibinigay sa iyo ang kapangyarihan. Dahil nahabag ang Diyos, dahil sa iyong pagpapakumbaba. Narito ako anak, huwag kang malungkot. Bagkos, patuloy ka lamang. Ako ang bahala sa iyo. Pag-iingatan kita. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung iba natatakot sa kamatayan. Mga minal, pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, sabi nga, ibinihis mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo na dapat alisin yung damit mo. Ibig sabihin, sumasayo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko, dahil ang kamatayan, ito'y lalamunin ng pagtatagumpay. Ikaw ay totoong mabubuhay. Pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos na buhay. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 54, atin pong basahin. First book of the Corinthians chapter 15, verse 54. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Una mga taga-Korinto, kapitulo 15, versikulo 54. Darapat pag ang itong may kasiraan ay mabihisan na walang kasiraan. Ay itong may kamatayan ay mabihisan na walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilaw mo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Praise the Lord. Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mamatay, sa mabuhay, parehas lang. Mga minamahal ko, bawiin ka ng buhay, nasa langit ka na, nauna ka na. Mga, habang nandito ka naman, nagtatagumpay ka sa lahat ng gawa ng tiyablong si Satanas. Mararamdaman mo, mararanasan mo, na ikaw nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Hold upper, pag nanalangin ang ating mga minamahal na mga kapatiran, mag-rebuke with authority. O yung mga hold upper mismo magsasabi, huwag ka nalang maingay dahil hindi ka naman kasali. Exempted tayo sa kapahamakan. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya ipinatututo ng bawat kapatiran, ang Diyos ko ay totoong nagliligtas sa akin sa oras ng kapahamakan. Lahat magsabing, praise the Lord. At mangyayari, ang sabi, datapot pagka itong may kasiraan, ay mabihisan na walang kasiraan. Banal ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, pag-iingatan natin ang kaligtasang ito. Hindi tayo mapapawalay. Maglilingkod tayo ng buong katapatan. Bawal ang panlalamig. Mas lalong bawal ang pagtalikod sa ating banal na gawain. Dahil nakakatakot na bagay pag naglaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay, babalik ka sa dati, magiging mas masahul pa. At pag magsasaya yung mga kampon ng kaaway. Ngunit, habang ikaw ay nanatili, ikaw ay nabihisan ng walang kasiraan, maging itong may kamatayan ang katawan natin ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon, mangyayari ang wikang nasusulat, nilalamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Death is swallowed up in victory. Lahat magsabing, praise the Lord. Ating dearly beloved mama dear, nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon.
ang isang bata na dinala po ron, hindi niya kilala ang ating beloved mama, dear double baguhan sila. Nakita niya lang yan doon sa kalendaryo at saka sa TV. Sabi niya, Mommy, Daddy, siya po yung nakita ko sa heaven. Ang sabi ng beloved mama, dear, iparating mo sa inyong mala pastor, with the beloved family, alahat sa buong kongregasyon. Malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kami lang ay nakikiusap na marami pang manumbalik na magpakainit, mga minamahal ko. Dahil darating ang matitinding mga salot, darating ang matitinding kalamidad, darating ang mga matitinding trahedya. Mga minamahal, ang trahedya ngayon, pag pumatay, 156. Sa hanging bridge, sa dako ng India, 150 rin ang patay. Yung dumanas ng baha dahil sa bagyo ngayon, it was confirmed pala, mahigit 100 ang namatay. Yung iba'y nalibing, hindi na. Doon na inilibing kung saan sila natabunan. Ngunit tayo, unawain niyo pong mabuti kung gaano tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagtatagumpay ay nasa atin. Dumating man, nabawiin ang ating buhay, no problem. You must be happy. At least, makikita mo na ang ating beloved mama dear po doon. Sasabihin niya, anak, welcome, dito ka na nga. Pag nandun ka na sa langit, sasabihin mo, ayoko nang bumaba. Ngunit minsan may layunin, bumaba ka para ipagsabi mo, ipatotoo mo na ang langit ay 100% totoo. Ang kaligtasan na inyong pinangahawakan, 100% totoo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa huling panahon natin, prayer, this is the only way. Dito natanyag ang ating banal na gawain na sa pangungunang pangangaral ng propeta ng Diyos sa huling panahon. Sa dako ng Hong Kong, tiningnan ang tuhod ng ating dearly beloved pastor na manghayong mga reporter ang kapal ng kalyo dahil sa kaluluhod. Sila mismo na mangha dahil wala naman nakakagawa nito eh. Sa mga tunay na lingkod ng Diyos, kundi ang ating minamahal at kagalang-galang na pastor upang malalhati niya ang ating dakilang Diyos na tayo bawat isa sa ating panalangin at pangangailangan tumutugon ang ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon, magsumamo tayo sa ating mahal na Panginoon sa huling panahon. Ito na lang ang natitirang pag-asa. Ito na lang ang natitira nating kapangyarihan upang ang mahal na Panginoon ay mag-ingat sa atin. From the book of 2 Chronicles chapter 6 verse 40, atin pong basahin. 2 Chronicles chapter 6 verse 40. Now, my God, let I beseech thee, thine eyes be open, and let thine ears be attent unto the prayer that is made in this place. Dito po sa ikalawang kronika, kapitulo 6, ang talata ay 40. Ngayon, o Diyos ko, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata at pakinggan ng iyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Yes, amen, praise the Lord. This is the powerhouse of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag sinabing power, kaduluduluhan ng daigdig. Lahat ng mga kapatiran, inaabot ng panalangin ng propeta ng Diyos. Ngayon, O Diyos, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata. Pakinggan ng iyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Hindi lang sa dakong ito,
sa bawat outreaches natin, mga minamahal ko, lubos na pinagpapala ang lahat ng mga kapatiran, ang pinag-uusapan yung kamanghamangang gawa ng Diyos. Uuwi silang may kapayapaan, may kagalingan, may katugunan sa lahat ng ating daing, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, maraming mga iglesia ngayon, ang lalaki, may mga astrodome pa sila eh. Ngunit, ang panalagi nila, hanggang hindi pa nga umaabot ng kisame, paglabas nila sa kanilang panambahan, nandoon ang kanilang mga bisyo, sasabihin nila, kami lang ang ligtas. Ngunit sa Jesus Miracle Crusade, by their fruit, you shall know them. Sa panlabas at panloob, mga minamahal ko, nandun ang kabanalan dahil sa dakong ito. This is a holy place, mga minamahal ko. Banal ang mga narito nagpupuri sa Diyos. Abot ang langit, sabi nga, gaano man kalayo ang langit. Mga minamahal ko, hindi talaga kayang abutin ng mga scientist yan. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin nila. Pero tayo, mga minamahal ko, pagtaas mo yung dalawang kamay, nandiyan lang ang mahal na Panginoon. Ang lakas ng signal, ang komunikasyon mo sa ating mahal na Panginoon, manginginig ka sa kanyang banal na presensya. Uwi kang may kapayapaan, uwi kang may kagalingan. Uuwi ka at sigurado mo pa ang kaligtasan, ang buhay na wala hanggan. Kaya nga, sa ating mga panalangin, O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Nagsusumamo tayo sa ating mahal na Panginoon, hindi lang naman para sa atin ito. Yung mga unsaved loved ones natin, mga minamahal ko, ipaglaban natin sila. Magsumamo tayo sa ating mahal na Panginoon na sila'y maligtas din sa takdang panahon bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pag-asa ay suma sa atin sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa magitan ng banal na Espiritu. Atin pong basahin sa huling talata from the book of Romans chapter 5 verse 5. Amen. Romans chapter 5 verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Roma Kapitulo 5, versikulo 5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sino tayo, mga minamahal ko? We're not worthy. Hindi tayo karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y basahan lamang na dati-rati nung wala pa tayo dito, mga minamahal, sabihin na natin, nasa kadiliman tayo, nasa putik ng pagkakasala. Nandyan lahat ang mga dinadanas nating kahirapan. Ngunit isang araw, hinanap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga narito tayo tinawag ng Diyos. At pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon ang layunin upang maglingkod sa Kanya sa habang panahon. Ang banal na Espiritu, grieve not the Holy Spirit, mga minamahal ko. Laging suma sa atin ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito ang nagpapatunay, patuloy tayo nagtatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, sa unang talata na ating nabasa, mga minamahal ko, sinasabi po
ang Diyos ay aking matibay na katibayan. At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Paninindigan po natin ito. Walang Kristiyanong mahina sa huling panahon na ito. Dahil ang Diablo galit na galit, talagang pumapatay siya. Araw-araw nababalitaan natin ang namamatay. Ika-counter natin yan dahil ang Diyos natin, ang ating matibay na katibayan. Papatnubayan tayo habang ikaw ay tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ikaw at ako at ang maliligtas pa, yun ang ihahayag natin. Dito ang Diyos ay bumubuhay. Dito ang Diyos ay totoong nagpapala. Dito, 100% for sure, hindi kayo nagkamali. Hindi ako nagkamali. Tama ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord. You have nothing to lose but everything to gain. Tagumpay ba kami na mahal ko? Pagpapalang pisikal, pagpapalang material, higit sa lahat sa espiritual. O, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Mananatili ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo'y umaawit, ating inaanyayahan ang mga baguhan, ang mga bisita, ang mga viewers, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Akin pong ibigay pong pagkataon sa ating beloved dream preacher, Henry Fowler. Amen. Praise the Lord. God bless you to my beloved co-preacher, beloved Pastor Julie. Praise the Lord. Masaya ako sa aking tungkulin. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dumating ba ang kaligtasan, kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang makapag-iwala. Mga minamahal, bulayin natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Salamatan natin ang mahal na Panginoon sa kanyang magliligtas sa bawat sa atin. Na kailanman hindi tayo pinapabayaan at iniiwan ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aking kungkulin. Yes, Lord. Dumating ba ang pagsubok, walang makapag-iwala. That's right. Hallelujah. Wala magkapapantay sa iyong pag-ibig. Amat ka na yung langit. Hallelujah. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Luluhod kami sa pangalan mo. Hallelujah. Sasambahin. Dapat kang sambahin, mahal na Panginoon. Sa iyo. Hallelujah. Have great the one, Christ Jesus. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Pag-ibig mo'y para sa Ikaw ang aming lakas at kagalakan.
Hallelujah. Mga minamahal, patuloy tayong umawit sa mahal ng Panginoon. Ikaw ang lakas. Hallelujah. Sa tuwing tayo nanghihina, ang mahal ng Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kailanman hindi nagpabaya ang mahal ng Panginoon sa bawat isa. Dumating man ang sarisari mga pagsubok sa ating buhay, nandiyan palagi ang mahal na Panginoon, nakaalalay ang mga kamay ng ating mahal na Panginoon upang huwag tayong mabuwal. Hallelujah! Hallelujah! That's why sa iyong pag-ibig puri ka, O Diyos. Hallelujah! Kaama kakalayo ang aking pag-ibig mo'y napakalakila ng iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah! Nuluhod kami sa paanan mo, sa samba. Yes, Lord! Sa Hallelujah! Iyo. Ang pag-ibig ko, Diyos. Hallelujah. Pagamat hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyo. Praise the Lord. Daan ang minamahal, pasalamat natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw tagapagligtas. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Yes. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tunay nga pong napakapalad nating totoo, praise God. Ating nakilala ang tunay na Diyos, ang nag-iisang Diyos, na siya nating tagapagligtas sa anumang kapahamakan, praise God. Laging nariyan ang ating mahal na Panginoon. At lalo't higit sa lahat, mga minamahal, tayo iniligtas ang mahal na Panginoon sa tiyak na kapahamakan, sa apoy ng impyerno. At tayo ngayon ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, patuloy tayong maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Patuloy nating iyahayag ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ipapamalita natin sa lahat ng tao na ang Diyos na ating nakilala sa banal na gawain ito ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Siya ang Diyos noon at magpakailanman. At tayo po ay merong tunay na pastor na kumakandili ng kaalaman at unawa. Walang sawang nananalangin, praise God, hallelujah. Kaya mga minamahal, patuloy tayong magpatotoo, praise God. Huwag natin ikahiya ang pagpapatotoo, praise God, sapagkat tayo'y mga tunay na anak ng Diyos. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging sa ating mga live webcast viewers na nasa kanika nilang mga tahanan, iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon, praise God.
Ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay makaligtas at makaalam ng katotohanan. Tayo po ay nasa mga huling araw na. Ito yung pinaka delikadong panahon, mga minamahal. Ito yung dangerous na panahon, mga minamahal. Hallelujah, masama ng panahon, mga minamahal. Praise God. At ating pong nakikita, mga kapatid, hindi na po lingid sa ating kaalaman ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lamang sa ating bansa, bagko sa buong mundo, mga kapatid. Ito ang mga senyales ng napakalapit ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang araw ng kaligtasan, ito ang araw ng pagtanggap. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Hindi natutuwa ang mahal na Panginoon sa kamatayan ng masama. Kaya nga ang sabi ng Biblia, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Iniibig ng mahal na Panginoon ang lahat ng tao dito sa mundo, praise God. Subalit kinakailangan, mga minamahal, tanggapin muna natin siya bilang Diyos, Hari ng ating buhay. Tayo'y sumampalataya sa ating mahal na Panginoon upang huwag tayong mapahamak bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano natin makamit ang kaligtasan? Meron pong apat na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Kinakailangan tayong sumampalataya sapagkat ang sabi ng Biblia, at kung walang pananampalataya ay hindi siya maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kinakailangan kung tayo lalapit sa mahal na Panginoon, tayo sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya'y nagsisihanap. Yan po ang unang susi ng kaligtasan, ang pananampalataya, at yan po ang inyong naisagawa, ang pananampalataya, sapagkat napakinggan nyo ang salita ng mahal na Panginoon, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang ikalawa po nating isasagawa, ang pagsisisi ng kasalanan. Makadiyos sa pagsisisi. Ito po yung totally pagtalikod sa kasalanan, praise the Lord. Sapagkat lahat nga tayo ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ating ipapahayag ang ating makasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin tayo sa ating makasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. Dahil kung hindi natin i-confess o pagsisihan ng ating kasalanan, ang kasalanan ay mayroon pong kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayaw ng Diyos sa tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay papanaw, mga minamahal, sa mundong ibabaw na hindi natin makakamit ang kaligtasan. Kaya ito po yung araw ng kaligtasan, ito po yung araw ng pagtanggap, praise God, hallelujah. Kinakailangan pagsisihan natin, talikuran natin totally yung ating kasalanan, magbalik loob tayo sa ating mahal na Panginoon. At ang ikatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Matapos na tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan, kinakailangan tayo po ay mabautismuhan upang ganap na mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang sabi po ng mga Gawa 2:38, sinabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magbautismo ko ang bawat isa nyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagtapos po ng ating banalagawain, meron po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Praise God. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay maparusahan. Gusto niya na tayo po ay maligtas. So ano po yung ating dapat gawin? Tayo po ay kinakailangan mabautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise the Lord. At ang pangapat, ang Diyos ang siyang magsasagawa na tayo po ay babautismohan ng kanyang Espiritu Santo, sapagkat ang sabi po ng Roma 8:9, ang sinumang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya, praise God. Kaya kinakailangan ang tao ay magkaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hindi po relihiyon, pagkos tunay na relisyon sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Sa lahat ng ating mga minamahal, mga bisita sa mga baguhan, maging sa ating mga live webcast viewers na baguhan na ngayon po ay ngayon pa lamang nakatunghay ng ating banalagawain, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kayo po'y aming nanyayahan, sumunod sa maikling panalangin na aming sasabihin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito, aking napakinggan ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo
dahil sa aking kasalanan. At ako'y nangangako na mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ampunang aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong mananalangin sa inyo sa unang panalangin po ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilista Dalmeda. Mahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilista Dalmeda. Ang huling propeta mo sa kapanahunang ito, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa lahat po ng mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan, na sila'y patawarin mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng kalimang pagkakasala. Pakalinisin mo po sila, O Diyos, ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming kasalanan, mahal na Panginoon. Nawa ito po ang pasimula ng kalalang mainit at matapat na paglilingkod sa iyo. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, O Diyos, panghawakan mo sila, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan, mahal na Panginoon. Iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo rin po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Sa ating mga minamahal, mga baguhan, dalawa na po ang inyong naisagawa. Una po ay pananampalataya, ang pangalawa po ay pagsisisi ng kasalanan. Pagtapos po ng ating banal na gawain, ang ikatlo ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang inyo pong makamit ang mga ipinangako ng ating mahal na Panginoon, mga biyay at pagpapala, kaligtasan, lalo't higit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord, hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay magpapatuloy. Praise the Lord, hallelujah. Tayo naman po ay dadako sa ating mass healing, sa ating prayer for the sick. Praise the Lord, hallelujah. Ipinagkakalob ko po ang buong pagkakataon to our beloved ordained preacher, beloved Kuya Blanco. Praise the Lord. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Henry. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal. Magsisi po muna tayo, mga minamahal, bago po tayo nilingin ang lahat ng ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa paunang dalangin na aming kagalang-galang na mahal na pastor, evangelist, Wilda Estrada Almeda, your end-time prophet na kami sa iyong banalapaan ng lubos na nagpapakumbaba at nagsisisi po sa kaming sumpungan, mahal na Panginoon, sa aming pagkukulang, mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, at tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautosan at maging hinda sa dakilang araw ng pagbabalik. Magamit po rin po kami sa napakalawak mong gawain sa pagliligtas ng mga kalulu lalo na po ng aming mamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amin pong lubos na pinasalamatan sa iyo. Nagkalob ka ng totoo mong propeta, mahal na Panginoon. Amin ang kinagalang, mahal na Pastor. Together, beloved, mama, the beloved children, mahal na Panginoon. Nangalan ng buong katotohanan. Narito kami ngayon, pinagpala mong lubos, mahal na Panginoon. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan at lahat ng biyaya mong binubos sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, walang humpay, O Diyos. Salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Aming minamahal, ginagalang, mahal pastor, and all beloved children, mahal Panginoon, upang patuloy pang maipapangaral sa buong sanlibutan ang nag-iisang katotohanan ito, mahal Panginoon. Hallelujah. Bago ka magbabalik, O Diyos, thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin po natin ating kagalang-galang, mahal pastor, ang naglehans po sa atin, sa ating mga labuan, sa mga kapatiran sa buong mundo, mga minamahal. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, ng karamdaman, problema, bisyo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, keto, leprosy, AIDS, hallelujah, hallelujah, COVID-19, hallelujah, mortal problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, carnal, evil, being glory, pride, lust, covetous, materialism. Cast out in Jesus' name. Be healed. Process of right now sa mga kapangalian pangalan ni Jesus. Drug addiction. Cast out in Jesus' name. Be healed and be blessed in Jesus' name sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
purihin ang ating mahalang Panginoon. Tinugunan pulihin ang ating mahalang Panginoon. Lahat ng ating mga kahilingan sa ating mahalang Panginoon. Kaya pasalamatan natin, purihin, dakilain ang ating mahalang Panginoon. Sa magitan natin pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Very powerful yan. A million times sa pagpupurihan sa ating mahalang Panginoon. Kita habit, maminamahal, everyday. Hallelujah, ang magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Tayo po maminamahal, banggitin po natin tatlong beses. Sabay lukso, maminamahal. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord.